the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Okay, so ulitin na natin sa verse 9, sabay-sabay po tayo, ready, go. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. May salamat sa amin bilang Panginoon. I pray na kayo po ay patuloy yung kapala sa aming church, Panginoon. Especially, Panginoon, sa pag-aaral ng salita, Panginoon, maintindihan nawa namin ang mga gusto yung sabihin sa amin, matutunan, i-apply sa aming buhay, Panginoon. At tulungan din po ang ibang tao to do the same, Panginoon. So, kayo pong magagabay. Ready nyo pa ang puso at isipan. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ba't may nagawala dyan? Magandang umaga po sa lahat. Title po nito is Let Them Marry. Let Them Marry. Wala nang subtitle. Pero ito po yung ating part ng ating Lord Love, Courtship, and Marriage. No? Panglima na po ito. Subtitle po ito, parang Leading to Marriage. Ibig sabihin, yan, kasi nga, alam nyo na. So, dapat yung kasing topic, hindi ko pa rin matapos talaga. Wala pa ako sa reports. Parang maganda naman kasi yun. Pero ito, sinama ko lang kasi naalala ko nga yung dalawa. Okay? Para iba rin, mga kabataan ay matuto din. No? Dahil itong topic na to ay maganda pero medyo sensitive. Minsan, it can be difficult for other people. Depende sa background niyo po yan, sa pamilya. At lalo na pag madalas kayo nanonood ng Hollywood tsaka ng mga telenovela. Nailito kayo. Okay, hindi nyo alam, ninoloko na kayo. Iba yung philosophy dun. Kaya mayroon tayong series ng ganito po. Kaya ito namang 1 Corinthians. Again, ito po sinulat ni Paul. Natapos na po natin to, pero nireview ko po eh. Hindi tayo masyado nag-focus dito kasi nga, hindi ako nagkakamali, may mga preaching na rin ako about this. So, tingnan ko lang po na para sa mga iba. Natapos na ba rin ang 1 Corinthians, and then 2 Corinthians, tapos na rin natin, kaya nasa Ephesians na tayo tuwing Thursday Bible study natin. Pero tinitingnan ko po dito, iba po yung naging focus natin kasi noon na dati sa 1 Corinthians. Book of 1 Corinthians, iyan. So sa chapter 7, ito po ay about, nakita niyo yung context, di ba? Sa mag-aasawa, hindi mag-aasawa, mananatiling single, yan po yung tema dyan eh. Pero dito po, nag-focus tayo dyan, abiding in the Lord's calling, and then the Lord's free man lang. So medyo binilasan natin kasi nga, iba yung focus natin before. So ngayon naman, mag-focus talaga tayo dito kasi lahat tayo, banggit ko nga sa inyo, ay sana ang normal na lalaki, babae, okay, hindi ka lalaki, babae, hindi ka na agad normal, okay? So, pero yung mga lalaki, babae, maganda, mag-aasawa tayo. Yun yung family. So, di naman sa pilitan yan. Pero i-picture nyo na ganun. Yun ang panalangin nyo. Halos equal naman ang, hindi naman kayo mawawala ng lalaki, ng babae. Huwag lang kayo masyado mapili. At huwag lang kayong para mga showbiz. Okay? Amen ba? Amen. So, ganun ba nakikita yung sarili nyo, mga young people? Ikaw, mag-asawa ka ba? Hindi pa ngayon. Pero may picture nyo para makarelate din kayo. Ay, ikaw, Stephen, mag-asawa ka ba? Fred? Mag-asawa ka ba? Ngayon pa nga lang, parang gusto mo na, di ba? Huwag naman. Ikaw, DM? Christian? Ezzy? Pame? Jamie, dami. Yesha, Jana, Julia. Bata pa eh. Then, picture mo lang.
Di ba? Masaya ba may asawa o single? Eh, bago ang mag-asawa, single ka naman eh. So, pinagdaanan mo na yun. Ano, Julia? Ganda pa naman si Julia, di ba? Yeah. Gasama ka ba later? Pag tamang panahon na? Yun! Kenneth! May pogi din to eh, oh. Ito, nakapila na yan. Adam! Alamat, dito si Adam. Adam! Yun, amen. Si Kim. Joshua. Yan. Peter. Okay na. So, yan. So, picture niyo po yung sino doon? Si Juliana. Yan, mag-asawa din yan. So, sa tamang panahon, amen? So, kaya alalin natin po, para sa lahat ito. Ngayon, yung mga asawa na, pastor, boring na yan eh. Hindi na makaka-relate. Hindi, ano na lang, alalahanin mo na lang yung ano, di ba? Madadaanan din natin ito, kaya nga. Okay, sige. So, kaya objective natin that the brethren may have strong and loving man-woman relationship and family relationship. Ito po yung sa series natin, pareho lang. So, ngayon, ito pong chapter na to again, di po tayo masyadong lalayo. Okay, kasi nga po ay andito na halos lahat ng gusto nating malaman. Yung mga ibang supporting verse lang tayo. Pero ang pag-sinurvey nyo po ito, may mga sa mga epistle po, ganun eh. So, may mga doktrina, and then may mga practical advices. May narinig ako magsalita na, again, naiintindihan ko yung sinabi niya eh. Para lang ma-share ko sa inyo. Meron kasi pong mga tao na nakaka-relate ng more on academic level na tinatawag. Ibig sabihin, gusto mo puro details, ganyan. So, okay naman yun. Pero yung ibang tao kasi madalas makaka-relate sa, paano masasabing ganyan? Paano natin gagawin yan? Yung practical ba? Okay? So, kaya ganun ang Bible. May doctrine and then may practical. Okay? Kaya ito pong chapter 7, puno ng practical advices na later, kukunin natin yung mga swak sa ating nating tema ngayong araw. Okay? So, ano yung napansin nyo sa tema dito? Mga mag-asawa, mag-aasawa, hindi mag-aasawa, puro ganun eh. And then, sa bandang huli po, mag-iiba yung tema, siyempre sa church naman, sa calling, and then babalik po sa mag-aasawa. So, kaya, number one, dalawa po ito na hatiin natin na mamayang hapon, tsaka ngayon. So, itong ngayong umaga lang, sensitivity and importance of the side. Doon muna tayo. Importance ng subject, tsaka yung sabi ko dito, sensitivity. Kasi nga, minsan dito tayo nagkakaloko-loko, mga bata, lagi ko nasabi, importanteng bagay ito, sensitive, ang ginagawa na iba, ginagawa laro. So, pag-approach pa lang sa subject, mali na, ano yung mangyayari? Isipin nyo, parang kahapon, kasi Brad, no? Salamat sa tiyaga ni Brad, no? Kasi pinapahinga ko yung preaching mo, Brad, eh. Kasi nga, baka kung anong pinagsasabi mo dun eh. Pero alam nyo, sa JJX, ano, maranasan din iba dun eh. Alagang ano yung dugo nyo eh. Kasi nagdi-discuss ka eh. Gusto mo may malaman sila, ang ingay, yung iba. Lalo si Sophie. Pero kahapon, ng bandang ko, napagalitan, nakinig din. Amen? So, ganun din mga bata, pag ang topic natin, importante. At ito pa yung hindi lang basta importante, kaya sabi ko dito, sensitivity. Ibig sabihin, ano to eh? Tawag dito, hindi laro. Pero ginagawa ng laro ng iba. At kala ng mga kabataan ngayon, okay, alam mo na, lalaki, crush, jowa, ganyan na yan, paglaki, ganyan. Eh, sa aralay mo pa minsan sa school, di ba? Buti, hindi naabot ni Peter yun eh. Si Stephen, inaabot yun eh. Hindi naman kailangan yun, sa totoo lang eh. Itong mga science, ano natin, sa mga curriculum, kunwari, hindi nila alam kasi yun nga, yung sensitivity ng subject. So, at the same time, important. So, importante maintindihan ng mga bata na hindi laro ang pag-aasawa. Amen? Amen. At kaya hindi mo yan, pag topic, yung akong nakikinig, kahit ng bata ako, naalala ko, hindi ako komportable pag yan ang pinag-usapan ng iba. Okay?
Na gusto ko din naman kasi natuto ako. Kaso pag mga young people kasama mo, young people nag-uusap about dyan, ano mangyari sa'yo? Hindi nila ma-handle yan na maayos. Okay? Lalo na yung pag mga pinsan-pinsan, dyan ako nayari nun. Maano ka eh. Masyadong advance na ma-introduce ka sa mga topic, hindi mo naman intindihan. Okay? So kaya, doon muna tayo ngayong umaga. Kaya ang point natin, meron tayong point dito, number one, dahil importanteng bagay yan, dahil sensitive yung bagay na yan, ano dapat natin makita? At anong dapat natin gawin na sinuturo din actually sa chapter na to? Kaya sabi po dito sa verse 1, now concerning, again, ang dami niyang gustong ituro sa mga Corinthians, at nabanggit na rin po sa history daw, yung mga taga-Corinthians, naalala niyo ba yung sa chapter 5 naman, yung fornicator? So, matindi to eh, nung inaral at siniris natin to. Kaya sabi daw sa mga taga-Corinthians doon, sa Grecian bande, mga ano daw to, mga liberal pagdating sa ganyang bagay. So, hindi na rin iba sa atin ngayon. Amen? Kaya ibig sabihin, yung mga na-encounter nila before, makaka-relate din po tayo. So, again, yung mga ganyan niya, alam niyo na yung liberal. Yung pag, again, pag sa nanonood kayo ng pelikula, nakita lang mamaya nasa kama na yun. Diba? Mga sira ulo yan, mga Hollywood lahat, mga baklang producer niyan. Na tinatanim nila sa isip niyo yun. Nakala nila ay kaagatin nyo. Kaagatin nyo talaga yun pag wala kayo influensya na salita ng Diyos. Pero sinasadya po yun. Hindi ko ako galit lang sa mga artista. Ang nagdidiktan sa kanila niya, yung mga loko-lokong producer nila at writer nila. Amen? So kaya sabi dito, pansinin niyo po yung sinabi ni Paul, no? So actually sa unang pasada dito, dati hindi ko maintindihan din. Ano sabi niya? Now, may gusto siyang ipasok na topic. Okay, usapan natin. Kasi sabi dito, sinulatan siya mismo ng mga taga-Corinthians about the theme, the subject. Sabi diyan, now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Sa Tagalog muna, literal, interpret natin. Okay, pag-usapan natin yung sinulatan nyo. Parang minsan, ito mga ito, nagtatanong sa akin. Tama, salamat, no? Kasi pastor, nagsabihin ito, ganyan. Okay yun. Kasi Paul, being yung parang siya yung church planter eh. So, mga marunong na rin po yung mga taga-Corinthians. Pero, dahil nga sensitive at importante yung topic, at dahil may challenge sa labas, ibig sabihin, binababoy na iba, yung iba, ina-approach na parang laro-laro lang. Kaya nagsulat ngayon yung mga taga-Corinthians. Paul, ano ba to? Yan. Ano sabi ni Paul? Ang sagot niyang maikse, ganito. It is good, mabuti sa isang lalaki na hindi, ano yung touch, a woman. Ayun yung pag-usapan, ano yung touch? Hawakan. Hindi lang yun yun. Kaya yung ating point number one, dahil importante at sensitive yung topic, mga bata, number one, approach it properly. Sa Tagalog, huwag niyong gawing laro. Kung usapang magpag-asawa, boyfriend, girlfriend, at yun na, mismo, yung ginagawa, ano, yung sex. Tatake natin ngayon lahat kasi yan eh. So, hindi po yun laro. Hindi yan tipong, sabi na yun, ganyan. Ayan, pag yung mga nag-uusap na yung mga ganyan, di ba? So, hindi ganun. Approach it properly. At ganun din naman sa ibang bagay, hindi mo gusto. Kunwari, may problema isang tao, tapos sa'yo, wala lang yun kasi hindi mo naman problema. For example, sabi natin isa dito, kunwari, ay sensitive na topic para sa iba. Kunwari, kahit ano, trabaho, kunwari. Diba? Hindi mo gustong parang kakwento na lang ni Bud kanina, no? Yung kanyang classmate daw na maagang ano, no? Namatayan pa, nabuntis, ganyan. So, tama yun. Hindi mo yung pag-uusapan ng walang isip-isip. Ngayon, yung mga bata kasi na sanay, na puro kalokohan, na si Peter. Peter. Ganun tayo, okay? So, huwag kayong puro kalokohan. May time dyan. Pero maiksing-maiksi lang. Sabi ko nga ng Thursday, di ba? May quota dyan kahit ako. Ipattern nyo na lang yung pastor. Huwag patawa mamaya. Mamaya, puro seryoso na yun.
Ganun tayo. Lalo na, hindi mo alam yung topic, lalo kung sensitive. So, pansinin niyo, sabi dito ni Paul, kaya nag-umpisa siya dun eh, sa kanyang introduction, sabi niya, hindi daw mabuting hawakan ng lalaki yung babae. Pero parang nangyari eh, mag-aasawa tayo. Again, kaya ang sabi ko dito, nag-warning agad si Paul, number one, okay, sub-point. So, hindi yan naiapos siya natin, pag-usapan natin sensitibong topic, tapos sige, anong gusto mong pag-usapan? Pag-usapan natin lahat. Okay, detali ng ganyan, hindi tayo ganun. Amen? Lalo, again, sa inyo mga kabataan, hindi yan. Kaya, against ako sa mga curriculum ng mga public o private na yan, eh. Hindi ko makakalimutan yung pinag-usapan ng grade 5 yan. Reproductive system agad. Bata ka pa. Ba't mo i-discuss yan? Expected din yung mga bata. Nagtatawa na iba. Iba naman. Nahihiya naman. Normal yun. Nagbablush. Eh, yung mga teacher, siyempre, gagawin nila, oh, sensitive to, ganyan-ganyan. So, mamaya, tatawa-tawa. Kaya, ano mangyayari doon? Buti sa church, maganda yung ating approach nga dyan. Alam natin yan eh. Pag nasa Bible yan, okay yan pag-usapan, pero tama dapat yung approach. So, kaya, ganun po ang nag-introduction ni Paul. Again, pag mag-asawa na kayo, walang problema. Pero still, kahit nga mag-asawa, hindi naman yan itatopic lang, di ba? Yung iba sa kahit sa church, ganyan eh. So, pare-pareho lang tayong adult, pag-usapan natin yun. Tama ba yun? Pag-usapan yun responsibly. Hindi yung pag-usapan yun in details. Para saan? Anong gusto mo? Kunwari, ano, ma-imagine nung kunwari, hindi mo gusto pag-usapan yung details yun. Amen? Okay na, alam na yun, understood na yun. Hindi lang tayo mga bata. At lalong hindi tayo tipong may gusto lang pag-usapan. Amen? Ang dami natin pwede pag-usapan sa ministry, ba't pag-usapan yun? Okay? So again, mga pahaging, okay lang yun. Again, ipattern nyo kay Pastor. Ganun ang ating approach. Kaya sabi dyan, una, winarning agad, hindi mabuti yan ha. May mga bagay na hindi mabuti about the topic, pero yung paglegal na, okay naman. Okay, so kaya warning, nag-umpisa sa warning para i-approach natin yung subject ng maayos po. Pangalawa, no, sa points na sa approach it properly po, pansinin nyo po, paano natin nasabing tama yung approach ni Paul, and then even ang Bible. Ang Bible po, hindi niya dinetalye yung mga bagay na hindi niya dapat dinetalye na. Kaya sabi niya, kaya Adam knew his wife, yun na yun. Ano sabihin, knew his wife, nakilala niya? Eh, talaga na sila magkakilala. Hindi, ibig sabihin nun, and Adam knew his wife, and then, sabi, nagkaroon sila ng anak. O, ano yun? Yun na yun, amen? Kaya ngayon, alam naman natin, yung sa mga bakla naman sa Judges 19, sa Genesis 19, alam natin na inappropriate yung mga baklang yun. Yung angel, ano lang natin? Gusto ko makilala yung angel. Naalala niya sa Genesis 19, Sodom and Gomorrah. Hindi basta-basta makilala yun. Lalapastanganin nila yun. Mga bakla, talagang siraulo niyan. Amen? Lalo sa ganyang bagay. Amen? So, pansinin niyo, ba't ginagawa ang tawag dyan po sa English is euphemism? Ibig sabihin, hindi niya dinidisclose kahit mabasa ng mga bata, mag-iisip ka muna, anong ibig sabihin ng nakilala ko yung aking asawa? No? At dito sa chapter nito, meron tayong at least mga tatlo yung nalista ko, no? Sabi dyan, sa verse, hindi ko nalagay. Pero sabi po dyan, due benevolence. Ano po yung benevolence? Ito, sa 3, no? Paibasa po, may nanap ko dito yung definition sa dictionary. There you go. Let a husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Okay, para lang po ma-exacto, no? Lolo ko pa to. Benevolence, disposition to do good, inclination to do kind and charitable acts, or act intending to showing kindness and goodwill. So, ibig sabihin, gawan mo siya ng mabuti. Benevolence. Pero yung context nito, nabanggit ko na kanina. Diba? Ano yung context dito? Pag-aasawa at ginagawa ng mga mag-asawa. So, ang sinasabi po ni Paul dito, hindi lagi kayong labing-labing. Alam niyo ba yun? Sweet na sweet lagi, kahit saan. Nabanggit ko sa inyo, may tanong din sa nung ngayon. Oy, pastor, okay lang ba yung sa mga
mga Kristiyano na, yun nga, pag, ay, mag-asawa naman, ibig sabihin, kahit ano na, kahit dyan ka na, display mo na yung affection nyo, di ba? Tawag na, public display of affection. PDA. Tama ba yun? Eh, mag-asawa naman eh. Sabihin mo, di ba? Kaya mga kalokohan sa Facebook, ganun eh. Eh, mag-asawa naman eh. Yun nga, buti kung manatili kayo. Pero may mga bagay, hindi mo kailangan pakita sa iba. Amen? At napansin natin yan, kahit sa mga bansa na conservative, hindi yan pinapakita. Okay? Kung mag-asawa kayo, sa title, okay. Halata naman yung pag mag-asawa kayo eh. Anong gusto nyo mangyari? Pagyabang pa yan. Naalala nyo si Rebecca saka si Isaac, doon nga sila nabisto eh. Kasi hindi, iba yung ano ng mag-asawa. Open lahat yan, pero hindi nyo kailangan pakita sa iba. So, yung sinasabi pong benevolence dito, yun na yun. Okay? Ibig sabihin namaya, wag mong, di ba, alam nyo yung tinatawag na outside of the kulambo. Naalala nyo yan? Oh, alam nyo na yun, di ba? Pag nag-away daw kesyo yung mag-asawa, uy, huwag mong awayin niya, mamaya outside the kulambo ka. Doon din nauso yung kulambo ngayon. Ibig sabihin, no, wala kayong, hindi kayo magtatabi. Amen? So, kaya sinasabi dito ni Paul, importante nga yan sa mag-asawa. Amen? Parte ng buhay niya yan. Kaya sinasabi dito, render to the wife due benevolence. Huwag mo siyang pagkakaitan. Kung gusto niya ng ganon, alam niyo yung topic natin? Ayun, yun na yun. Huwag mo yung pagkakait. Okay? Eh, galit ako sa iyo ngayon, di mo ako binilang ganyan, wala tayo mamayang gabi. Oh, ganun. Ganun. Amen? Kaya nasa ano pa lang tayo, introduction pa lang tayo. Ibig sabihin ng benevolence, mamaya, yung come together, sabi dito. Hindi ko nalagay yung verse. Anyway, sabi dito is sa 5. Very good. Nasaan? Yan, okay. Defraud ye not one another, except it be consent for a time, that ye may give yourselves unto fasting and pray, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Pag sinabing incontinency, hindi ka mapigil. So, ang sabihin ng come together, yun na yun. Yung topic natin, amen? Na hindi masama sa mag-asawa. Eh, ba't yung tawag yung come together? Ano ba yun? Ba't hindi na sabihin, ano? Kasi nga, ang ina-approach niya po yung subject ng with propriety, okay? Hindi yan basta, sige, yun lang lagi. May mga tawag pa sila dyan, yung iba, ano sari-sari tawag dyan, di ba? Kasi, yun pala yun. Hindi ganun. Another example naman, dito sa pinaka-text talaga natin sa verse 9, sabi po dyan, kayo nga magbasa po, ready, go. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Ano yung sayo ng burn? Nasunog. Ba't ano po tayong sunog dyan? Ibig sabihin po niya, yun po yung sinasabi minsan na alam niyo po yung pag-asama nga ng lalaki sa babae, okay? Kaya nga may nangre-rape, ba't may nangre-rape? Kasi desire po yan ng isang tao. Yung iba naman, mga babae naman, ano? Ano yung equivalent niya sa babae? Siyempre, hindi na naman may sa babae, supposedly, okay? So ano yung medyo nakikita natin, na-observe natin sa mga babae naman na naipapasok yung topic na yan, yung tema na yan, kahit di sila namumersa. Di ba yung pagpapakita nga, ganun. Alam niyo yan, mga babae. Ano kayo dyan, inclined kayo dyan, gusto niyo makita kayo, maganda kayo. Okay naman yun, no? Ngayon, pinipilit nung iba eh. Hindi sapat yung ano, may asawa ka na, alam nung asawa maganda ka. Kailangan makita ng iba, kaya yung iba, anong gagawin? Papakita. Pakita, papakita. Ano pa? Hindi pa sapat yun. Yung iba, anong gagawin? I-display pa? Yung sasayaw. Yan, kaya nga, gusto ko yung topic yung sayaw na yan eh. Kasi minsan kahit mga Kristiyano ay nagtatalo pa dyan. Eh, okay lang naman yun. Huwag lang bastos. Pero still, minsan sa church daw, nag-asayawan. For what? Nakaka-edify ba yun? I-display mo dito yan? Intindihan niyo ba? So, dinidisplay, dinidisplay. Pag hindi pa sapat yan, yung mga kanal muna tayo ngayon. So, obviously, lalaki yun, kaya walang dating sa inyo, di ba? Salamat. Pero sa babae po, hindi po yan basta basta. Para mong binibenta yung sarili mo dyan. Intindihan ba? Kaya lago binabahan ng TikTok, sana naintindihan nyo. So, kung yung mga lalaki na re-rape, pag na hindi nila napigilan,
Okay, walang mga asawa kasi mga loser siguro. Galit na mag-asawa, maligaw. And then later, gawin nila yun. Walang problema. Ang asawa mo yan eh. Yung iba na re-rape. Kaya galit tayo dyan. Diba? Pinapatay yan. So yung pinasasabi dito sa babae naman, ganun naman. Palande, ganyan. Mang atrap. So kaya sabi dito, mamaya pupunta natin ito eh. Pero, ba't ang tawag ng Bible doon? Burn. Diba? Kasi nga, dinidescribe sa ibang salita, yung bagay na sensitive. At pero, pag ginamitan mo ng ganong salita, naiintindihan rin natin, di ba? Parang burn. Ano yung sabihin ng burn? Ang sunog na umpisa niya, talaga, tuloy-tuloy na yan. Kaya, mga bata, ganun tayo. Kaya kayo, tinuturuan, magpigil. Okay? Sinasabi natin, normal yan na mag-attract kayo sa opposite gender. Walang problema eh. Pero kontrolin mo, anong gagawin mo about that? Kung di na kaya talaga, di magpakasal ka. Hindi ba time eh? Yun, alam mo naman pala, hindi pa time eh. Maging busy ka sa ibang bagay. Amen? So, yun na. So, number one, approach it properly. Consider judgment of each individual on the subject. Remember, individual soul liberty. So, napansin kasi natin sa 6 naman dito. Sabi ito, but I speak this by permission and not by commandment. So, siningit ni Paul yan. Bakit? Kasi po, again, yung pag-aasawa, masyadong personal na kasi yan. So, even si Paul, ayaw niyang panghimasukan yan to the point na, anong pakailan mo dito? Di ba? Kaya nagkaroon siya ng disclaimer dyan eh. Hindi ito sinabi ng Diyos na talagang commandment to ng Diyos na yung mga babanggit natin mamaya kanina. Ito, mag-asawa, ito, wag, ganyan, maaga. Eh, basta ano ba dapat ang edad ng ano? Tayo ba magbibigay ng edad para magpakasal, for example? So ako, sabihin ko na sa inyo, kasi dati, talagang inclination natin sa panahon natin ngayon, alam natin, minsan mahirap ang buhay, at tapos ang pag-aaral naman, make available na sa atin. Eh maganda talaga, ideally, mga kabataan, maganda, itapusin mo na yung pag-aaral mo. Para may advantage ka sa buhay, sa karir mo. Pero hindi, again, hindi natin tinutuldukan yan na, oh, bawal dito ng ano, pakasal ng, yan, kaya in-encourage nga natin to, eh, andyan na kasi. Diba? So, hindi ideal setup. Pero, again, nasabi ko nga sa anak ko, no? Sabi ko, sige, magsipag ka. Kung bandang 19 years old, meron ka na sariling kotse, sige, mag-asawa ka na. Hindi naman kotse. At least, kaya mo nang ano, pakainin yung asawa mo. At may mga kilala tayong ganyan, talagang mature mag-isip eh. Gusto niya na agad. Sige, magtabaho ka. Sige, kung kaya mo. Kaya mong i-handle yan. Walang problema, walang edad dyan. Huwag lang 15, okay? Basta lagpas na ng legal age. Kaya nga, may legal age yan eh. Okay, naintindihan niyo po? So, hindi natin tinutuldukan yan. Hindi tayo nanghihimasok. Amen? Mga kabala, hindi ko gusto manghimasa sa buhay niyo. At ganun din si Paul. So, kasama yan sa ating point na approach it properly. Hindi tayo usgahan na pastor naman, eh, kailan pa eh, buhay ko to eh. Para lang sa inyo yan, kung ano yung matutulong namin sa inyo, na para hindi kayo mabigla sa buhay na, yun nga, katulad yung nakwento ni Brad kanina. Napaka-sensi, eh, gusto mo mag-aral pala eh, ba't ka nagpabuntis niyan? Oh. Eh, huwag niyo akong usgahan. Eh, mga bata, yung katulad mo. Yes, pwede mo sabihin na, huwag niyong, alam nung ibang tao, landi kasi, di mo, maiwasan mo ba yun? Kaya ayusin natin, mga kabata, especially kayo. Kung gusto mo talaga magtapos, ipangarap ka sa buhay, iwasan mo na rin, iplanuhin mo yung buhay mo ng maayos, okay? So, yun lang yun. number one, approach it properly. Number two, biro, natin oras ah. Nasa sensitivity and importance pa lang tayo ng subject po. Eh sabi naman dito sa verse 1, ulitin natin, kanina sabi dito, and concerning the things whereof you wrote unto me. Ano napansin nyo? Importante nga to kasi pinag-uusapan sa church. Yan lang gusto ko sabihin doon. So, number one, number two, I mean, sa sensitivity and importance of the subject, importante yung subject kasi pinag-uusapan sa church. At to the point na sinulatan pa si Paul, I believe, napaka-busy tao ni Paul. Para usulatan siya at magtanong sa kanyang mga tao para sa topic na to kasi nga, importante. Amen? So mga bata, ganito po yan. Mapansin nyo naman yan dito sa church natin. Hindi po natin nineglect yung topic na yan. Meron nga tayong sariling series dyan eh.
So, wag na wag niyong isipin na basta naman eh, church, puro samba naman, puro soul winning naman eh. Eh, paano yung buhay namin? Concerned po kami dyan. Ino-observe namin kayo. Diba? Para, ano bang tong taon to? Para, ano ba to? Mukhang gusto na mag-asawa. O kaya, ano bang ginagawa na nitong taon to? Alam namin po, ino-observe namin kayo. Kasi importante yung topic. Yun lang gusto ko sabihin doon. Number two, applied in the church. Kasi kinag-usapan sa church. Sabi sa verse 2, sabi dyan, nevertheless, to avoid fornication. Alam niyo na po yung fornication. Ulitin lang natin, ito yung sex outside of marriage. Either hindi kayo parehong kasal pa, or madalas sa mga bata nga, kasi hindi pa kayo asal eh. So, huwag muna kayong mag... Yun na yun. Okay? Intindihan nyo? So, hindi nakintindi nun. Ginagawa ng mag-asawa, okay? Kaya ang point ko lang dyan, importante yan, i-avoid nyo yan. Huwag nyong, wala, pinipigilan naman ako eh. Talaga. Pero para sa'yo rin yun eh. Kaya ko ba yung bantayan? Hindi. So, ang magbabantay sa'yo, bantay namin siya panalangin sa kahit itong mga ganitong bagay. Nag-usapan natin para maging matalino kayo. Lalo yung mga babae, na may mga lalaki po kasi ngayon, medyo advance ang utak sa ganyang bagay. So, ang gagawin sa inyo, tawag dito, iisahan kayo. Hindi na yun? Ito, bata pa to, wala pa tong alam. Ako, alam ko na yan. Di ba? Alam ko, mga babae, ganito lang yan. Bibigay na yan, di ba? So, kung matalino kayo, hindi kayo bibigay doon. Kaya ipinag-usapan natin para tumalino kayo. Kaya sabi ko lang dito, sa verse 5 naman, sabi dito, ano? Defraud ye not one another, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer. Okay? Sinasabi niya, pinapayuhan sila na gawin yung tama. Okay lang yan kung nasa tama. Kaya sabi dyan, that Satan tempt you not for your incontinency. So, ibig sabihin pala, ginagamit, malinaw po dyan, no? Ba't pupunta si Satanas dyan, mag-asawa na yan, eh? Tinetemp ka niya beyond sa dapat mong engage sa topic na yan. Imagine nyo, katulad nung sabi nga sa'yo, gusto ko maraming anak, pero hindi naman lagi rin. Imagine nyo, wala ka ng ano, hindi mo na inisip yung future ng anak mo, anak ka lang ng anak, ano mangyayari? Ikaw din yung mahihirapan. At ganun din naman, balik natin kanina, fornication kasi madalas yan sa mga binata dalaga. So, pag ikaw naman ay... yun nga, incontinence, sabihin na, sige, okay na yan. Asawa, lalaki, babae. Let's go. Ano ba yun? Pag wala, di ka nag-iisip, ganun yan. Kaya number one, consider what is good and bad. Okay, masama yung fornication, alam na natin, dinify na natin yung, iwasan mo na. Inaano ka pa lang, tawag dyan, iba, ginugroom eh. Ibig sabihin, lalo sa mga usapang ano lang, ganyan ngayon, sa kanto, kaya kung saan, sa school minsan, hindi pa naman appropriate. Yung iba, dyan nag-uumpisa. Okay? So, yun nga, pag naalala ko yung mga sa school, kaya the best talaga yung homeschool eh. Again, di yan pa sa lahat siguro. Pero yun. Kasi ba, naalala ko yung mga kwento sa, ganun eh. Alam mo ba, ganyan. Hindi ko gustong detali sa inyo eh. Oh, natutulong mga bata pa yung mga grade ano lang kami noon. Grade 3? Wala ka pang dahat alam dun eh. Tapos iba yun ang pinag-uusapan. Kaya, importanteng bagay to, pag-usapan natin sa church, pero alamin natin yung masama at yung mabuti. At hindi kayo mabiktima ng Satanas. Okay? And then, verse 7, gusto ko sabihin dito, is, sabi dyan sa 7, sabi dyan, for I would that all men were even as myself, but every man had this proper gift of God, one after this manner and another after that. So, pag tinignan yung context yan, again, nagpapayo nga si Paul. Si Paul kasi nung time na to, walang disagreement dito, single po si Paul. Okay? So, either nag-asawa na siya dati, nawala, or talagang single siya. Kaya sa ibang bagay kasi dito, pag titignan mo yung si Paul, ang dami niya alam sa pag-asawa. So, kaya ang katamihan nag-agree, si Paul ay dating may asawa, may anak, pero... siya ay, this time, single na. Okay, medyo mayroon patunayan sa Bible yun, pero, ang malinaw dito, single si Paul. Okay, wala na siyang asawa ng time na siya ay naglilingkod na sa Diyos. Kaya sinasabi niya, maganda lahat kayo
parang katulad ko na, ibig sabihin nun, single na. Kasi grabe yung kanyang zeal sa paglilingkod sa Diyos. Okay, again, di bawal mag-asawa. Sinasabi lang niya, kinukumpara niya sarili niya kasi nakita niya, laya ako eh. Nagagawa ko yung paglilingkod na dapat kong magawa. Kaya gusto ko lang sabihin dyan, yung sa verse, sa gitna, sabi niya, but every man hath his proper gift of God. Ibig sabihin, wala tayong husgad may ibang tao. Ikaw, dapat single ka kasi sino may dapat mag-single? Ikaw, kasi gusto mo maging basto, dapat para malaya ka, mag-single ka na lang. Hindi mo pwedeng diktahan yung ibang taong ganun. At gusto ko sabihin actually dyan, pinasok niya yung proper gift of God. Ibig sabihin nga, yung topic na to, importante sa church, in-apply sa church, pag-usapan natin, hindi ito outside ng church consideration. Okay, and then, next, again, nandito sa applied to church, ibig sabihin, importante ito sa church. Kaya pinag-uusapan natin. Verse 5, para maintindihan nyo pa, sabi dyan, okay, ang again, ano yung tinaktema natin, alam nyo na, pag-asawa, magiging single. Pero sabi dito sa 5, defraud ye not one another except it be consent for a time that ye may give. Anong nasa utak ni Paul? Paglilingkod pa rin sa Diyos, prayer and fasting. So pinasok niya yung topic na yon. Ang iniisip niya, kahit tayo mag-asawa, hindi tayo puro sweetness in life. At puro, yun na nga, you're my everything. Minsan, mapansin mo yun sa mga post na ano, okay naman yun, minsan-minsan, sabi siya, gawin mo na lang yan sa kanya, sabihin mo yan everyday. Ba't mo kailangan sa Facebook, yung iba? Sabanggit kasi, hindi ko maalis sa utak kasi yung iba dyan, madalas sa showbiz na nakuha yan eh. Kaya yung, minapakita pa ng gusto, di ba? Kaya, yung isang classmate, kaibigan ko dati, ganun eh. You're my ganyan. Kami hindi, sige, okay lang. Mandang uli, nag-iwalay. You're my everything. You're my, ang dami pang ganun. Misa, binabasa ko din eh. Ayan, okong niya sa guys. You really? Paglingkuran mo na yung asawa mo, alamin mo yung dapat na gawin nyo, especially dapat nasa church kayo, sa gawain kayo ng Diyos. Kung seryoso kayo, na forever kayo. Amen? Hindi lang yan niluluto na sweet. Kung gusto nyo maging forever kayo dalawa, alamat nga akin na ano eh. Diba? Sana hanggang pagtanda kayo, blessing po yun sa church. Amen. Tsaka sa mga apo nyo, ako, blessing yun. Nakita nyo yung tatay nyo, lolo nyo, hanggang ngayon sweet pa rin, kahit ugod-ugod na, inusubuan pa, sabi nga ng iba, nagpapalita pa ng postizo. Ang sweet! Ang blessing yun, makikita nyo, yung mga apo-apo nyo, sarap nung ganun. Gusto ko ganun. Di yung nakita ko sa kapitbahay ko, palit-palit, murahan, babatuhan ng pinggan, tapos nagsusumpaan pa. Oo! Oh, tapos nag-aagawan ng ano, pinag-tawag dito, lalo na pag may pera o wala, pera ang pinag-uusapan yan. Ang babaw na nung anong kaligayahan at ang samahan nila. Hindi nyo gusto maging ganun. Amen? Kaya yan, ba't mo sabi yun? Kasi again, kung gusto mong maging forever, ang love life nyo, dapat sa church, kaya pinasok yun. Tapusin na po natin to. Again, nandun po tayo sa sensitive and important project, subject, I mean, importante yan, kaya approach it properly, at kasama ang church. Okay? Hindi pwedeng wala sa equation ng Diyos at ang church, kung matalino ka. Last na po dito pa sa ngayong umaga, importante po dito sa 12 to 16, hindi natin binasa ito kanina, no? Pero isa sa mga pinag-usapan within the chapter at within the context ng chapter nga, tsaka yung usapan nung sa church, may pinag-usapan po dito, hindi ko na mabasahin kayo, sabi lang dito, may pinag-usapan sila, paano pastor, nasave ako, may asawa na ako, at yung asawa ko, alam niyo naman ang kaligtasan, hindi pwede pilit. Amen? So, anong gagawin ko? Diba? Yan ang magandang tanong. So, pero ang gusto ko sabihin dyan, point number 3, ang sabi dito, marami siya sinabi dito, ano importante, yung kapatid mo sa Panginoon, yung asawa mo, na unbeliever, pag unbeliever. Ha? Kapatid sa church, sa church o pamilya. Parehas. Ganito po yan, ha?
pag nagsumpaan ako sa Diyos yan eh. Pag kinasal din kayo. At even nga, hindi kayo nagsumpaan. Kung mga hindi kayo Kristiyano nung una, naligtas ka ngayon. Eh, yung isa talaga ayaw tumanggap. Ayaw ako eh. May mga nakita kaming ganyan. Ang gulo. But still, bigyan mo na importansya yun. Kasi nung pag binasa niyo yung context dito, ganun po yung sinasabi ni Paul, importante pa rin yan. Para ma-sanctify yung kasama nyo, ka-partner nyo, na kahit unsaved yan, ikaw magtapat sa Diyos. Ikaw ang magtapat. Eh, ba't siya hindi? Hindi nga believer in. Anong gagawin mo? Kaya may mga sinabi po dito, hindi ko na sa, basahin ko lang sa 14, no? More than believing has been sanctified by the wife. Kung di na iniwala yung asawa mo, sanctified pa rin kayo kasi ikaw ligtas, anak ng Diyos, siya hindi. Pero still, yung inyong samahan, parang sinasabi dito, sanctified, ibig sabihin, pinahiging banal yan ng Diyos. Salamat at ligtas yung isa sa inyo. Okay? Else were your children unclean, but now you are holy. So, ibig sabihin, pag hindi kayo sanctified, hindi madudumi yung anak nyo. Gusto nyo ba gano'n? Ibig sabihin, hindi kayo clean. Eh, lalo yung sabi nga sa inyo, yung anak nyo, hindi kasalanan. Yung kung tayo, sabihin natin, mali yung ginawa nyo. Hindi kasalanan ng anak nyo yun. Nandahan nyo po yan, ha? Prinsipyo yan po sa Bible. Sa Deuteronomy, sinabi yan. Even inulit yan kay Ezekiel. And then sa New Testament, inulit yan. Hindi mo kasalanan yung kasalanan ng tatay, nanay mo kung talaga nagkamali sila. Amen? Nakikinig mo ba? Kaya ang point mo dito, yung divide between save and unsaved. Ibig sabihin, importante yun. Nabanggit nga namin sa inyo, mas importante yung kapatid ko sa church. In a way, tama yun. In a way, tama yun. Kaya nga may sinasabi dito eh. You know, but if the unbelieving depart, let him depart. Huwag mo nang abulin. Kasi talagang pag mahalaga yung church, mahalaga yung pamilya sa church. Kung talagang ayaw niya sa church, paano yun? Aalis ka ba sa church? Yan ang tricky, no? Ganito po yan, ha? Pag lalaki yung ayaw, babae ka. Sinabi sa Bible, dapat under ka sa asawang lalaki. Ha, paano yun? So magkaroon kayo ng compromise. Kung gusto, sinabi kunwari si Donna, kunwari, unbeliever yung asawa ni Donna, si Brian. Sabi ni Brian, eh, huwag kang atin dyan sa Discerning Word Baptist Church. Punta ka na lang kung saan, basta Baptist. Anong gagawin mo? Eh, gusto mo dito. Ayan ha, para lang pag-aralan natin, dapat sumunod ka doon. Okay? Eh, paano ngayon kung sa Catholic ako pinagsisimba? Yun ang malapit. Yun ang problema, no? So, ang sinasabi dito, wag. Okay? So, ibig sabihin, mag-submit ka hanggat kailangan at pwede at makukompromise mo yung hindi mo makompromise yung mga importanteng bagay. Okay? Hindi ko na ma-ano to eh. Isa-isa. Okay? So, may pagkakaiba pa rin, no? Yung unsaved at unsaved. Yun ang gusto kong pagbigyan ng din dito. Importante yung subject, pero importante rin yung marriage. Eh, paano pag unsaved, bigyan mo rin ng consideration yun. Pero still, kaya binanggit niya dito, mayroon talagang divide eh. Talagang iba kapag save ka, iba yung hindi save. Amen? So, wag nyo sasabihin din na, hindi, asawa ko na to, kaya dapat lahat ng bagay, consider ko yung pag-iglesia, sinimanalo, ganun na rin ako. Iligtas ka? Hindi ganun. Sa Bible, mayroong ano yan, tawag dito, may consideration nga, ibig sabihin, talagang hiwala yan. Okay? So, ngayon, kung mahirap nga, mahirap at sensitive yung ganung condition, again, sa mga kabataan, wag yun na pasukin. Para hindi magulo ang buhay. Kasi magkakabuhol-buhol tayo dyan. Pero, yan mas maganda, baptist din yung mga asawa niya. Amen? Ngayon, kung andyan na nga yan, nari, mahirap yan, pero, consider mo. I-deal mo na lang. Amen? Kasi natin to. Kaya mahirap na mag-ano unbeliever, pero, hindi yan basta-basta din pwedeng i-break even ang church. Okay? So, ilang muna. Mamayang hapon na po yung mga things to consider in marriage. Yung mga mabibigat, mamayang hapon na po yun. Amen? Kaya huwag kayong mawala. Amen? So, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming topic ngayong araw, Panginoon. I pray na kayo pong mangusap sa bawat isa, Panginoon, especially sa sensitive topics, sa mga dati na po, may asawa na, or
lagpas na dito, Lord. Consider pa namin na kung maayos ay kami ngayon, magpasalamat. Gamitin namin, Panginoon, ang aming pag-asama na maging kalugad-lugad sa inyo, Panginoon. At ma-advise din, Panginoon, mag-guide din po yung iba na to do the same, Panginoon, na maging pleasing aming pag-asama sa inyong harapan. Ganun din po sa mga young people, nag-plano pa lang po sila, I pray, matalino po sila, Panginoon, yung mga bagay minsan na binabawalan sila, sinasabihan, sinisita. Yan po ay para sa kanilang kabutihan din, hanggat nandito sila sa time na mahirap nga, Panginoon, at paghahanda pa lang sila. I pray na sila po yung maging matalino. Alamin yung anong kalooban, sunodin. Panginoon, sundin ang inyong kalooban, even sa ganitong bagay, para malagay niyo po, Lord, sila sa tamang kalagyan. At in the future, Panginoon, makapaglingkod sila ng lubos, Panginoon, sa inyo. Hindi maraming hadlang katulad ng iba, Panginoon, nagkamali. Ilang po, Lord, Panginoon, kayo pong magbaspas sa aming kakainin. Nasalamat sa topic, nasalamat sa naghanda ng pagkain. At patuloy kami hanggang mamayang hapon, Panginoon. For the rest of the day, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray.